Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Inabot ng siyam-siyam sa kalsada ang napakaraming motorista at pasahero sa tindi ng traffic kagabi. Kasunod ng pag-ulan, kung kailan pa naman rush hour. Nagturoan ang MMDA at DPWH sa rason ng matinding trapiko na isinisi sa mga pag-aayos sa kalsada at hindi agad nabuksan na pump para sana higupin ang bahang yan. At sa gitna ng lahat ng yan, pasensya at pang-unawa ang hinihingi ng Malacanang sa publiko. Nakatuto si Cesar Apolinario. Ito yung ulat kanina. Magala sa iska gabi ng Hulagainang napakalakas sa ulan ng Metro Manila. Ilan pa naman, uwian at rush hour. Hanggang baywang ang taas sa Betico Belmonte sa Quezon City. Sa Mother Ignacia Street, isang kotseng nakaparadang lumubog pa sa baha. Matagal ng problema dito yan. Piling ko barado yung mga kanal na yan. Maging sa bahagi ng S-Lex, pinaha. Kaya traffic. Ang highway naging daanan na rin ng mga pasaherong stranded. May mga estudyante nag-covered na bakod pa sa pag-aasang may masasakyan. Ang iba pang pedestrian, tumuntong na sa concrete barrier para maiwasan ang baha. At hating gabi na, mistulang rush hour pa rin sa dami ng mga hindi makasakay. Halos mapunta na sa gitna ng kalsada ang mga pasaherong nag-aabang. At sa tuwing may madadaang jeep o bus, kandara pa sa pagunahan. Tulad na lang ng isang ginang na 3 oras na raw naghihintay ng masasakyan. Nahirap, kanina pa kami ditong 8. Hanggang ngayon wala. Galing po ako ng East Avenue, nag-tricycle po ako hanggang dito sa Pilcoa, nag-shortcut na, tapos napamahal ako sa pamasahe, nasa 20 pesos yung pamasahe ko hanggang dito sa tricycle. We live in the office for almost 8 o'clock, tapos anong oras na? Ang hirap sumakay, galing kami Krami, tapos nag-taxi na kami papunta sa Cubao, kasi doon pa lang sa na-trap kami doon sa Cubao. Sobrang lakas kasi ng ulan. Ang matinding traffic nakunan din ng U-scoopers at sa iba't ibang traffic cam ng MMDA. Sa tala ng MMDA, 23 lugar sa Metro Manila ang binaha. Itinigil din kagabi ang biyahe ng MRT sa bandang Magallanes dahil naapektuhan din daw ang tren. Ayon kay MMDA Chairman Francis Tolentino, baha ang pangunahing dahilan ng matinding traffic kagabi. Andun din ako 2 oras din ako sa Guadalupe. Bridge, hindi flash-flood yung kagabi. Kailangan talaga mag-prepare din. Alos daily na ito, rainy season. Nakaka-apekto rin daw ang kawalan ng disiplina at ang sari-saring pag-aayos sa kalsada. Ang sabi naman ng DPWH, walang kinalaman ng road projects sa baha kagabi. Pero may hindi raw agad nabuksan na pumps na tutulong sana sa paghigop ng tubig mula sa mga kalsada. Nag-delay yung pagbubukas ng mga pumping station and on top of that, of the 8 pumps, only 4 were operational. Sabi naman ni MMDA Chairman Tolentino, may nagka-abere raw na generator set sa pumping station sa Tripa de Galina sa Pasay. At posibleng dahilan kung bakit di gumana lahat ng pump. Itinanggi naman niyang nahuli sila sa pagbubukas ng mga pumping station. Sa lahat ng perwisyo, pasensya na lang ang hingi ng DPWH sa mga naabalang motorista at pasahero. Ang palasyo naman, pang-unawa ang hiling sa publiko, lalo't tumiyempo sa 2 araw ng pagbabago ng traffic flow sa EDSA, ang malakas sa ulan at pagbaha. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Horas.